Welcome to Stellar Network. Ako si Angelo, ang inyong bagong host. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Sara Duterte, hindi dumalo sa deliberasyon ng proposed 2025 budget ng OVP sa House of Representatives. Noong Martes, muling ginanap ang deliberasyon ng House of Representatives para sa proposed 2025 budget ng Office of the Vice President, OVP, subalit kapansin-pansin ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte. Ang hindi niya pagharap sa pagdinig ay naging sanhi ng mainit na usapin at kontrobersya, lalo na't ito ay kasunod ng naging tensyon sa una niyang pagharap sa mga mambabatas noong nakaraang budget hearing. Sa isang liham na ipinadala ni Duterte kay House Speaker Martin Romualdez, ipinaliwanag niya na natugunan na ng OVP ang mga kinakailangang dokumento at naipaliwanag na rin ang kanilang mga paninindigan hinggil sa isyu ng kanilang pondo. Buong-buo naming ipinagkakatiwala sa desisyon at pagpapasya ng komite ang aming proposed budget para sa darating na taon, saad ni Duterte sa kanyang sulat. Hindi na raw niya kailangang dumalo dahil sa nakapagsumite na sila ng lahat ng dokumentong kinakailangan para sa deliberasyon. Bagaman ganap na itinakda ang pagdinig sa ganap na alas negatibo, 9 ng umaga, tumagal pa ng isang oras bago ito opisyal na sinimulan ng komite, umaasa na may darating mula sa OVP upang magsalita o magbigay linaw sa ilang isyu tungkol sa budget. Subalit walang kinatawan mula sa tanggapan ng Vice Presidente ang nagpakita, bagay na ikinadismaya ng ilang mambabatas. We extended courtesy biwa waiting for one hour, ayon kay Rep. Stella Quimbo, ang Senior Vice Chairperson ng Committee, na nagpahayag ng kanilang pagkabigo dahil sa hindi pagdalo ni Duterte o kahit isa man lang sa kanyang mga kinatawan. Boycott at matinding kritika. Sa gitna ng deliberasyon, naging kontrobersyal ang mga pahayag ni SCT Teachers Party List Rep. Franz Castro, na nagbitiw ng matapang na komento laban kay Duterte. Tinawag niya si Vice President Duterte na Bratinela to the max dahil sa pagsnob nito sa budget hearing, at idiniin niyang ito ang unang pagkakataon isang opisyal ay hindi sumipot sa muling deliberasyon ng kanyang budget proposal. Ayon pa kay Castro, tila ipinakita ni Duterte ang kawalan ng respeto sa proseso at sa kapwa mambabatas na nagtatanong lamang tungkol sa alokasyon ng pondo para sa OVP. Napakasama ng timing ng hindi niya pagdalo, lalo na't maraming isyu ang kailangang liwanagin ukol sa kanyang opisina. Ang hindi niya pagharap ay tila isang indikasyon ng kawalang paggalang sa proseso ng pambansang pamahalaan, dagdag ni Castro. Marami sa mga mambabatas ang nagpakita ng pagkadismaya sa naging desisyon ni Duterte na hindi humarap sa pagdinig. Ayon sa kanila, ang mga public officials, lalo na ang mga nasa mataas na posisyon, ay dapat magpakita ng dedikasyon at transparency pagdating sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Ang deliberasyon ng budget ay mahalagang bahagi ng proseso upang masiguro ang maayos at tamang paggastos ng pamahalaan para sa mga serbisyo sa taong bayan. Tensyon sa naunang pagdinig. Ang tensyon ay nagsimula pa noong unang pagharap ni Duterte sa House panel kung saan ay ang kontrobersyal na paggamit ng confidential at intelligence funds ng kanyang opisina. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng ilang mambabatas at ni Duterte kung saan kinwestiyon ang alokasyon ng pondo na tila wala umanong sapat na justifikasyon. Isa sa mga mambabatas na masusing nagtanong sa OVP ay si Rep. Edsel Lagman, na naglabas ng kanyang pangamba hinggil sa mabilis na pag-aproba ng confidential funds ng OVP nang hindi lubos na naipapaliwanag kung saan ito gagamitin. Maging si Rep. Arlene Brosas ng Gabriela Women's Party ay nagpahayag ng kanyang pagtutol sa malaking bahagi ng pondo na inilaan para sa confidential activities ng OVP, habang maraming sektor ng lipunan ang kulang sa pondo, tulad ng edukasyon at kalusugan. Dahil dito, maraming netizens at ilang mambabatas ang umani ng batikos si Duterte dahil sa tila pag-iwas niya sa masusing pagsusuri ng pondo. Ang hindi niya pagharap sa ikalawang pagdinig ay lalo pang nagpaigting sa mga espekulasyon na tila mayroon siyang tinatago o iniiwasang sagutin. Posisyon ng OVP at ang susunod na hakbang. Bagaman hindi personal na humarap si Duterte, iginiit niya sa kanyang liham na buo ang tiwala niya sa kakayahan ng komite na suriin ang budget proposal ng kanyang tanggapan. Ani Duterte, ginawa na nila ang lahat ng nararapat at kinakailangang hakbang upang maipakita ang transparency ng kanilang pondo at mga programa. Sa kabila ng kanyang mga pahayag,
tila hindi pa rin sapat ang naging aksyon ng OVP para sa ilang mambabatas na patuloy na naghahanap ng malinaw at detalyadong sagot ukol sa usapin ng confidential funds. Inaasahang mas magiging masalimuot pa ang susunod na mga hakbang ng Kongreso hinggil sa isyu, at patuloy na magiging mainit ang mata ng publiko sa mga desisyong gagawin kaugnay ng budget ng tanggapan ng pangalawang pangulo. Sara Duterte, hindi dumalo sa deliberasyon ng proposed 2025 budget ng OVP sa House of Representatives. Noong Martes, muling ginanap ang deliberasyon ng House of Representatives para sa proposed 2025 budget ng Office of the Vice President, OVP, subalit kapansin-pansin ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte. Ang hindi niya pagharap sa pagdinig ay naging sanhi ng mainit na usapin at kontrobersya, lalo na't ito ay kasunod ng naging tensyon sa una niyang pagharap sa mga mambabatas noong nakaraang budget hearing. Sa isang liham na ipinadala ni Duterte kay House Speaker Martin Romualdez, ipinaliwanag niya na natugunan na ng OVP ang mga kinakailangang dokumento at naipaliwanag na rin ang kanilang mga paninindigan hinggil sa isyu ng kanilang pondo. Buong-buo naming ipinagkakatiwala sa desisyon at pagpapasya ng komite ang aming proposed budget para sa darating na taon, saad ni Duterte sa kanyang sulat. Hindi na raw niya kailangang dumalo dahil sa nakapagsumite na sila ng lahat ng dokumentong kinakailangan para sa deliberasyon. Bagaman ganap na itinakda ang pagdinig sa ganap na alas negatibo, 9 ng umaga, tumagal pa ng isang oras bago ito opisyal na sinimulan ng komite, umaasa na may darating mula sa OVP upang magsalita o magbigay linaw sa ilang isyu tungkol sa budget. Subalit walang kinatawan mula sa tanggapan ng Vice Presidente ang nagpakita, bagay na ikinadismaya ng ilang mambabatas. We extended courtesy biwa waiting for 1 hour, ayon kay Rep. Stella Quimbo, ang Senior Vice Chairperson ng Committee, na nagpahayag ng kanilang pagkabigo dahil sa hindi pagdalo ni Duterte o kahit isa man lang sa kanyang mga kinatawan. Boycott at matinding kritika. Sa gitna ng deliberasyon, naging kontrobersyal ang mga pahayag ni SCT Teachers Party List Rep. Franz Castro, na nagbitiw ng matapang na komento laban kay Duterte. Tinawag niya si Vice President Duterte na Bratinela to the max dahil sa pagsnob nito sa budget hearing, at idiniin niyang ito ang unang pagkakataon isang opisyal ay hindi sumipot sa muling deliberasyon ng kanyang budget proposal. Ayon pa kay Castro, tila ipinakita ni Duterte ang kawalan ng respeto sa proseso at sa kapwa mambabatas na nagtatanong lamang tungkol sa alokasyon ng pondo para sa OVP. Napakasama ng timing ng hindi niya pagdalo, lalo na't maraming isyu ang kailangang liwanagin ukol sa kanyang opisina. Ang hindi niya pagharap ay tila isang indikasyon ng kawalang paggalang sa proseso ng pambansang pamahalaan, dagdag ni Castro. Marami sa mga mambabatas ang nagpakita ng pagkadismaya sa naging desisyon ni Duterte na hindi humarap sa pagdinig. Ayon sa kanila, ang mga public officials, lalo na ang mga nasa mataas na posisyon, ay dapat magpakita ng dedikasyon at transparency pagdating sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Ang deliberasyon ng budget ay mahalagang bahagi ng proseso upang masiguro ang maayos at tamang paggastos ng pamahalaan para sa mga serbisyo sa taong bayan. Tensyon sa naunang pagdinig. Ang tensyon ay nagsimula pa noong unang pagharap ni Duterte sa House panel kung saan ay ang kontrobersyal na paggamit ng confidential at intelligence funds ng kanyang opisina. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng ilang mambabatas at ni Duterte, kung saan kinwestiyon ang alokasyon ng pondo na tila wala umanong sapat na justifikasyon. Isa sa mga mambabatas na masusing nagtanong sa OVP ay si Rep. Edsel Lagman, na naglabas ng kanyang pangamba hinggil sa mabilis na pag-aproba ng confidential funds ng OVP nang hindi lubos na naipapaliwanag kung saan ito gagamitin. Maging si Rep. Arlene Brosas ng Gabriela Women's Party ay nagpahayag ng kanyang pagtutol sa malaking bahagi ng pondo na inilaan para sa confidential activities ng OVP, habang maraming sektor ng lipunan ang kulang sa pondo, tulad ng edukasyon at kalusugan. Dahil dito, maraming netizens at ilang mambabatas ang umani ng batiko si Duterte dahil sa tila pag-iwas niya sa masusing pagsusuri ng pondo. Ang hindi niya pagharap sa ikalawang pagdinig ay lalo pang nagpaigting sa mga espekulasyon na tila mayroon siyang tinatago o iniiwasang sagutin. Posisyon ng OVP at ang susunod na hakbang. Bagaman hindi personal na humarap si Duterte, iginiit niya sa kanyang liham na buo ang tiwala niya sa kakayahan ng komite na suriin ang budget proposal ng kanyang tanggapan.
Ani Duterte, ginawa na nila ang lahat ng nararapat at kinakailangang hakbang upang maipakita ang transparency ng kanilang pondo at mga programa. Sa kabila ng kanyang mga pahayag, tila hindi pa rin sapat ang naging aksyon ng OVP para sa ilang mambabatas na patuloy na naghahanap ng malinaw at detalyadong sagot ukol sa usapin ng confidential funds. Inaasahang mas magiging masalimuot pa ang susunod na mga hakbang ng Kongreso hinggil sa isyu, at patuloy na magiging mainit ang mata ng publiko sa mga desisyong gagawin kaugnay ng budget ng tanggapan ng pangalawang pangulo. Ano ang masasabi niyo sa isyu natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.